Lakers versus Hornets, dalawang team na nag-i-struggle na makakuha ng panalo. Hornets 1 out of 9 sa kanilang last 10 games. Lakers 4 out of 6 naman. Looking to get in the winning column itong dalawang team. Si Russell Westbrook nga rin back in the lineup para sa Lakers. Kaya naman sa first quarter natin, LaMelo Ball 3-pointer agad. Sinigot ng turnaround jumper ni LeBron James. At yan din ang nag-spark para nga sa Lakers na gumawa ng 12-2 run kasamang extra 4 more points si LeBron. Kaya timeout nga daw muna sabi ng Hornets. At sa most of the first quarter nga mga idol, ang Lakers ang mayawak ng kalamangan at nagdidikta ng laban. Kaya after the first quarter, 31-27 ang score, 4-point lead Lakers. Grabe nga rin ang passing ginawa ni LeBron James dito para kay Lonnie Walker. Nagulat pa nga itong si Lonnie. Isa pa nga rin na napakalupit na behind the back through the legs sa Hornets defender para nga sa Thomas Bryant. Grabe mga idol. At pagpasok naman natin sa second quarter, LaMelo Ball pa rin ang nagumpisa kanyang 3-pointer. Naging 9-2 run pa nga ang ginawa ng Hornets. Kaya't napa-timeout tuloy itong si Coach Darvin Ham. Ang depensa nga dito ng Lakers ay parang walang kwenta. Sumaan pa ng napakaraming turnovers. Kaya itong Hornets gumawa na ng 10-point lead. Pero hindi naman pumayag dyan si LeBron James ng ganyan-ganyan na lang 3-pointer. Tapos si Schroeder nag-ambag pa ng 7 straight points. Naging baba sa 2 points ang inaabol nila. Kaso bumawi naman itong Hornets ng kanilang team effort, balik sa 8 points ang inaabol ng Lakers, pero salamat na lang talaga at balik na si Russell Westbrook. 10-2 run ang kanilang ginawa as a team pagbalik niya nga sa court. 3-pointer na pasok niya, tapos alley-oop kay LeBron James, tapos extra 6 more points, bully ball ang kanyang ginamit dyan. Sumagot naman ng Hornets kahit papano, pero ang last 3-pointer ni LeBron James nagpatay sa laban 67-67. PJ Washington 14 points, LeBron James 14 points din. Sa third quarter naman natin, ito ang si Gordon Hayward at Terry Rozier 3-pointer at naging 8-0 run ang ginawa ng Hornets sa umpisa. Depensa nga ng Lakers once again ay hindi present dito sa third quarter. Umabot pa nga sa 14 ang lamang nila. Tapos hindi pa natapos dyan dahil si Terry Rozier inangat pa nga yan to 16 points. Walang buhay nga ang Lakers dito mga idol. Naglalakad lang pabalik sa depensa. Pero heto nga na naman si Russell Westbrook nang siya ipasok ni Coach Darvin Ham. Ay iba nga ang nangyari sa Lakers. Nag-inject siya ng energy mga idol. 7-0 run ang kanilang ginawa. Pasa nga kay Austin Reeves, 3-pointer mga idol. Baba sa 9 points ang kanilang hinahabol. Tinodo pa nila yan to 11-0 run after ng one more three ni Troy Brown Jr. Pero alam naman natin ang Hornets ay hindi papayag dyan at binalik nila sa 10 points ang kanilang kalamangan after 3 quarters. Fourth quarter nga, grabe ang layup na ginawa ni LaMelo Ball behind the basket, pero Lakers nababa ang lamang to 7 points after ng dunk ni LeBron. Kaso itong si Rozier binalik yan sa 10 points after ng kanyang 3-pointer, kaso si Lonnie Walker ayaw bumayag, bumawi ng kanyang 4-point play, tapos LeBron 4-0 run, dalawang layup tapos isa ba daw na 3-pointer, 117-140 ng score with 4 minutes left. At naging back and forth nga ang ating labanan mga idol at natay ni LeBron ang laban 130-130 after ng kanyang fast break layup with 30 seconds left. At dito nga mga idol, ito ang play na nagpatalo dito sa Lakers after ng kanilang steal kay LaMelo Ball na tie ang laban with a chance to go up with halos 30 seconds left. Sinayang nga nila mga idol ang 4-2 fast break nila. Apat sila mga idol, kaso si Westbrook at si Beverly ay nag-agawan nga sa bola. Kaya nga nag-take advantage itong Hornets at nanalo nga sila sa labang ito 134-130. Sayang nga ang takeover mode ni LeBron sa fourth quarter, 18 points in the fourth, total of 34 points and 8 assists. Ito nga si Russell Westbrook, 17 points and 7 assists sa kabilang team. Ang nanguna syempre itong si LaMelo Ball with 23 points and 8 assists, Rozier 23 points.